kalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, gunitain natin ngayon si San Irineo, isang obispo at martir ng ikalawang siglo ng ating simbahang Katolika, tagadipinsa ng pananampalataya natin at nagtuturo sa panalangin na taimtim. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon ng mga nakisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrosposting ng mga chapels, groups, at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, nagkaroon ng tipan sa aklat ng Genesis ang Diyos at si Abraham at nangako ito na ang kanyang pamilya ay mamuhay sa hinirang na bayan. At sa ating ebanghelyo, makikilala kung sino ba tayo na nagpapahayag sa salita ng Diyos kung tayo'y totoo at nagpatotoo at dahil sa ating mabuting bunga, tayo'y para kay Kristo. Ngunit ang mga hindi nagkaroon ng magandang bunga, sila'y mga huwad na propita at hindi nagpapahayag ng katotohanan. Kung minsan tayo ay sumusunod sa mga iba't ibang mga pagtuturo, iba't ibang mga tinuturing na daan na kuminsan lihis na sa ating doktrina Kristiyana, kuminsan tayo ay, dahil sa ating kahinaan, tayo ay nagkasala. Kaya upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas mo sa obispong si San Irineo ang pagpapatatag sa katotohanan ng iyong itinuturo at sa masayang pagkakasundo ng iyong simbahan. Ipagalo mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na kaming dinulutan mo ng pagbabago
bunga ng pananalig at pag-ibig, ay maging laging masigasig sa pagpapaunlad ng pagkakaisa at pagkakasundo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, narinig ni Abraham na sinabi sa kanya ng Panginoon, "Abraham, huwag kang matatakot ni mga ngambaman. Kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan." Ngunit sinabi ni Abraham, "Panginoon, ano pang gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak, wala akong tagapagmana, kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian." Sinabi ng Panginoon, "Hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana." At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyang karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abraham at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abraham, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abraham, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abraham ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abraham. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abraham at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubong ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo at dumaan sa pagitan ng pinatay na mahangang hayop. At ng araw na iyon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abraham. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipanya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipanya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ang awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa Panginoon, dapat na magsaya.
Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Poon ay manatili, siya'y sa atin na lagi, mamungang maluwalhati. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga bulaang propita. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag? O ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Subalit, nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Narito tayo, nagtitipon ngayong Miyerkules ng labing dalawa na linggo ng karaniwang panahon. At ang ating ginugunita ngayon ay ang ating santo na martir na isang obispo na si San Irineo, tagapagdipinsa sa panampalataya ng simbahan at tagapagkasundo sa lahat ng mga nanampalataya.
Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay patungkol sa buhay na totoo o buhay ayon sa pananampalataya. Sa ating unang pagbasa, na mula sa aklat ng Henesis, Kapitlo 15, Beso 1 hanggang 18, ipinakilala sa atin si Abraham. Siya ay magiging Abraham. Siya ang magiging ama ng lahat ng mga nanampalataya. Siya ay napaka mahusay na tao at siya'y napakabuti at siya'y nagkaroon ng tipan sa Panginoon Diyos na si Yahweh upang magkaroon ng isang bayang hinirang ang Diyos. At ibinigay kay Abraham mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa lampas pa ng Jordan. At ito yung magiging bayan ng Diyos. At ang lahi ni Abraham ay siyang pagmulan ng Mesiyas at pagmulan ng hinirang na bayan ng Diyos. Pero ang tinanong lang ni Abraham dito, paano mangyari sapagkat wala naman siyang anak? At nangako ang ating Panginoon Diyos na siya'y bibigyan ng anak at ang kanilang lahi ay kasing dami ng mga bituin, kasing dami ng mga buhangin. At nanalig si Abraham. Dahil sa kanyang pananalig, mapahayag ang kanyang kabutihang loob na ayon pa sa Salmo 104 ngayon, nasa isip lagi ng may kapal ang tipan niya kailanman kay Abraham at sa lahat ng mga patriarka na siyang nagpapahayag ng kabutihang loob na dapat tularan ng lahat ng mga nanampalataya. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 7, Verso 15 hanggang 20, tinuturuan tayo ng ating Panginoon ng pagkilala kung sino yung totoo o sino yung huwad na tagapagpahayag ng salita ng Diyos na tinatawag na propita. Propita ay isang tradisyon sa mga Hudyo dahil tatlo po na tradisyon para sa mga Hudyo ang nasa matanda o lumang tipan. Ang tradisyon na tinatawag tradisyon ng kautusan o Torah. Ang tradisyon ng karunungan at ito yung tinatawag na kitubim. At ang tradisyon ng mga propita at ito yung tinatawag na Nebiim. At ang tradisyon ng mga Nebiim ay tradisyon ng mga propita. Ang mga propita ay mayroong iba't ibang klase. Una sa lahat, mayroong totoo na propita at mayroong bulaan na propita. At mayroong propita na naglingkod sa mga hari o mga namumuno at ito ay tinatawag na courtesan prophets. At mayroong mga propita na sila'y tinawag ng Panginoong Diyos pero mula sa kanilang pagkaaba na kalagayan kay sila'y tinatawag na peripheral prophets dahil nasa laylayan ng lipunan. At makikilala ang bawat propita sa kanilang ugali, sa kanilang buhay, sa kanilang ginagawa at sa kanilang tinuturo. Kaya po sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, sinasabi ng ating Panginoon, mag-ingat kayo sa mga bulaang propita na parang anyo ay tupa, pero ang totoo'y mga lubo o mabangis na asong gubat. Alamin rin natin sa ating modernong panahon, ang pagka-propita ay napahayag na sa mga moderno na komunikasyon na tinatawag natin kuminsan social media. Napakaraming mga bulaan o dilikaya huwad na mga balita o fake news. At ito mga piki ay siya pang umiiral, mag-viral pa.
Kaya anuman ang batas sa ibang bansa, mayroong batas na tinatawag na batas laban sa misinformation at batas laban sa disinformation. Yung misinformation, ito yung pagpapahayag ng piki ng mga balita na mga bulaang propita sa modernong panahon. Disinformation, ito yung pinapahayag din ng mga bulaang propita upang magpahayag ng hindi totoo at maninira sa kapwa. At yun yung mga nangyari nung mga nakalipas na mga ilang taon na ang mga taong simbahan ay naging biktima sa disinformation dahil sa mga bulaang propita. Ngunit hanggang ngayon, napatotoo naman na manatiling matapat ang tunay na tinatawag na mga alagad ng simbahan, mga lingkod ng simbahan dahil sa kanilang tinatawag na pagkapropita sa modernong panahon. Pero malalaman ang tunay na propita at tayong lahat na nabinyagan tayo una sa lahat na maging propita, maging lider, at maging pare. Tatlo po yan na katangian. At itong tatlong katangian ay dapat nating isabuhay. Hindi lang naman pare ang siyang magiging pare. Hindi lang naman ang mga nasaluklukan ng pamalaan ang siyang maging lider. Hindi lang naman yung mga pare at misyonero ang maging propita. Lahat ay tinatawag na maging propita. Paano magiging propita sa modernong panahon? Una, kailangang ipahayag natin paano mamuhay ayon sa Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nga sinasabi sa sulat ng Pablo sa Tagaepiso, Kapitulo 5, na kailangang magbunga tayo sa isang buhay na may pagpapahayag sa Ebanghelyo ng Panginoon. Pangalawa, na isapuso natin ang ating pagbabalik-loob o pagbabagong buhay upang ang ating mga salita, ang ating mga sinasabi ay mula sa buhay natin na tayo may personal na malalim na koneksyon sa Diyos. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng isang tunay na pananampalataya na nagmula sa buhay ng nakakilala ng Diyos ng tunay. Pangatlo, na tayo ay maglalakad o gagawa o kikilos sa isang kilos, gawa at pag-isip na ayon sa pagtuturo ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Dahil sinasabi sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 13, Versikulo 15, na kailangan tayong gagawa ng mabuti at tayo'y handang magbahagi ng ating buhay pananampalataya sa iba upang makilala nila ang Diyos. At pang-apat, kailangan nating magkaroon ng masigla na pagsasaksi sa ating pananalig. Ang pagsasaksi ay una sa lahat ay magkaroon ng karunungan na nagmula sa Ebanghelyo, mula sa salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa sulat ni Santiago, Kapitulo 3, British City, na ang salita ng Diyos ay siyang nagbibigay ng tunay na karunungan. At mamuhay tayo sa panalangin na taimtim, panalangin na kung saan ay siyang nagpapasigla pa ng ating pagsasaksi sa ating pananampalataya na ayon pa sa sulat ni Santiago Kapitulo 5, Versikulo 18, ang buhay ng panalangin ay siyang ating koneksyon sa Diyos. At hindi lang yon. Handa rin tayong magbahaginan. Magbahagi sa kinakailangang ibahagi
sa ating kapwa. Sapagkat ayon pa sa sulat ni San Pablo sa taga Filipos, versikulo 4, kapitulo 4, versikulo 15 at sumusunod, na ang pagbahagi sa ating kapwa ay siyang pagpapahayag ng pagsasaksi na ating buhay panampalataya at ang panatiling matapat. Ayon pa sa Ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 8, versikulo 15, ang siyang manatiling matapat ay siyang magkaroon ng kaligtasan. Ito ang pagiging mga propita na siyang magiging tunay na nagpapahayag ng pananalig, ng pananampalataya sa Panginoon na magkaroon ng bunga. Ang bunga natin ay ang ating gawa na nagpapahayag na tayo'y Kristiyano. Kailangan natin ipahayag sa ating buhay na mabuti at ang gawang mabuti ang ating pagiging tunay na Kristiyano sa pangalan ng Panginoon. Upang ang lahat ay makakilala ng Diyos, upang ang lahat ay dalhin natin sa Diyos, upang makilala nila, upang sambahin nila ang Diyos ng pag-ibig at ng kabutihan. At ating maipahayag ng Diyos ay tunay nagmahal sa atin. Alamin natin, mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, naglulot sa atin ng panibagong buhay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa pamagitan ng ating mga panalangin, tayong mga makapagbagong propita, naway makapagdulot ng maubuting bunga sa simbahan at sanlibutan at atin pong tutugon, Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya tungo sa daan ng naghahatid sa pinaghahalagahang pag-ibig, patarungan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga dukha naway huwag mapagsamantalahan o maligaw ng mga huwag at mga mapaghangad na pinuno, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang galit ng mga taong na biktima ng kawalang katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus na dumating upang tulungan ang may karamdaman at mahihina, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga yumao, nawa ay ganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang pagsusumikap, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, ikaw ang aming sandigan sa mga oras ng pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin kami sa iyong kaharian. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasa
sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ng kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig, munagdulot ng tagumpay sa pagpakasakit ni San Ireneo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay na marapat ni kaya aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Ireneo ay parangalan. Siya ay kapalag naming may pindigan, ikaw ay pahayag kahit siya ay mamatay sapagkat marapat mong kanyang matularan ay ang anak na naghain ng siling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa namang yan, sisiawit ng papuri sa iyong upay sa kalangitan, kami nagbungi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang paglala sa pagkamatay at ng pagkabuhay niya na kinaalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis at kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na imlami ay pag-asang sila'y muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman ang Birhen Maria, Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Ireneo, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan niya anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa taguwiling galing na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang halal mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. There is fear, I can
there is hate I can confront. When there are yokes I can release. When there are captives I can free. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard lamang po o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan po ng lahat. Subunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Irineo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa kayo narito sa loob at sa labas ng Nambana ng Itim na Sinayo ng Quiapo kayo minaugnay sa iba't ibang social media platform na kuskusting sa iba't ibang paraan na huwag inyong panalangin ay dinggay ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi na ang Poong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Tayo ay tinatawag na tagapagsaksi bilang mga modernong propita
sa panibagong panahon. Ipapahayag natin ang katotohanan at ang Diyos ating dalhin sa ating kapwa-tao upang ang ating kapwa-tao ay marunong magmahal at marunong maglingkod sa Diyos. Ngayon po ang basbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inaigos na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kailangan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga imahe na salat mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na may maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw ay kinibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumay kayong taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.